Isang panibagong umaga ang sa ating pinagpala. Malino na isip, buhay at panibagong lakas. Sa maghapong paggawa hanggang sa payapang pagtulog, tanging sambit ng puso, Ama, salamat po. Bahagi pagpapala sa makakasalamuha, ang pagmamahal ng Diyos na sa atin ay lumikha. At sama-samang sambitin na may galak sa puso, Ama, salamat po. Masimula ng umaga at dami ng pagpapala, araw ay gawing payapa na Espiritong banalang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala na tanging sambin ng puso. Ama, salamat po. Thank you.
Your own image,
Kapayapaan po ang sumaating lahat. Elder Ryan Bernabe, isa sa mga lingkod ninyo sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sa araw na ito, muli ay hindi lamang isang magandang araw ang binigay sa atin ng Diyos, kundi isang pinagpalang araw. Blessed sapagkat alam natin na tayo ay iniibig. Unang-una ay ang Diyos, ang ating mga magulang, ang mga kapatid, mga kamag-anak natin, ang mga kaibigan natin. Hindi ba't nakagiginhawang isipin na hindi man siguro marami, tiyak may nagmamahal sa atin. At dahil minamahal tayo, marunong din tayo magmahal. At yaon, ang lalong gumagawa upang ang lahat ng araw na dumadaan sa atin ay ibilang nating blessed day. Simula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa na Espiritong banalang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala na tanging sambil ng puso. Now the God of peace be with you all. Romans chapter 15 verse 33. God is very much concerned about peace. That is why he is called the God of peace. He manifested himself in the flesh and is given the title the Prince of Peace. He is the peacemaker who cut the covenant of agape between him and the sinners. With his blood shed on the cross upon his death, Christ redeemed us and saved us through the grace of his agape. He bought the church with his blood. Through faith, we are reconciled with him in his most holy church. Therefore, we are assured of God's love and care. Beloved, the peace of God and his love may be with you always. Ngayon, ang Diyos ng kapayapaan ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa. Romans chapter 15 verse 33. Ang Diyos ay lubhang nagpapahalaga sa kapayapaan. Kaya tinawag siya na Diyos ng kapayapaan. Nung magkatawang tao siya, ipinakilala siya bilang prinsipe ng kapayapaan. Siya ang gumagawa ng kapayapaan sa pagitan niya at natin na mga makasalanan. Sa pamamagitan ng kanyang dugo na nagtigis sa krus ng Kalbaryo, tinubos niya tayo at iniligtas sa pamamagitan ng biyaya ng kanyang pagmamahal. Binili niya tayo ng kanyang dugo. Dahil dito, ay tiyak tayo na iingatan tayo ng Panginoon. Minamahal, sumaati nawang palagi ang kapayapaan ng Panginoon. Sa paligid.
blessed day to all. Kayo po'y kasalukuyang nanonood ng programang ipinaglilingkod ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung minsan, hindi man natin hinahanap kusang dumarating ang tao na hindi natin makakasundo. Ayaw man natin ng mga kaaway, pagkakataon minsan ang nagdidikta kung sino ang magiging kaibigan natin o laban sa atin. Subalit dahil ang Diyos natin ay Diyos ng kapayapaan, nasa Kanya ang daan upang kagaya Niya, tayo man ay maging tao ng kapayapaan. At ito ang hatid na mensahe ng segment na ito, na hindi lamang po para sa mga kabataan, kundi maging sa mga kabataan sa kalooban. Ating tanggapin ang programang Youth Worshiping God. Kapayapaan po ang sumaating lahat. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Angel Borja. Muli po ninyong matutunghayan ang isa na namang makabuluhang pagtatanghal ng segment na ito na pinamagatang Youth Worshiping God. Kayo ay aming inaanyayahan na tunghayan ang aming pagtatanghal na pinamagatang Youth of Zion, the Peacemakers. Simulan natin sa pagbasa ng isang mahalagang talata, Matthew chapter 5 verse 9 of New International Version. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Dito ipinahayag ng Panginoong Kristo Jesus na ang mga mapagpayapa ay mapapalad. Kanilang tinanggap ang mabuting bagay sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagiging mapagpayapa? All this time, I thought I was a peacemaker. But then I learned I was just a peacekeeper. Ito, may kasalanan, ayaw mo pang aminin. Eh wala naman akong dapat aminin, hindi ako may kasalanan. Ito, yun. Diba? Upang maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pagiging mapagpayapa, kailangan nating alamin kung ano nga ba ang pagkakaiba ng peacemaker at peacekeeper. At upang sagutin ito, titignan natin ang isang pangyayari sa buhay ni Haring David. Pagkamatay ni Samuel, lumipat si David sa ilang ng Maon. Doon, nakatira ang isang lalaki na nagngangalang Nabal. Siya ay isang taong mayaman mula sa angkan ni Caleb, na kilala rin bilang isang lalaki na masungit at masama ang ugali. Samantala, ang kanyang asawa na si Abigail ay isang babaeng matalino at maganda. Minsan, nabalitaan ni David na ginugupitan ni Nabal ang kanyang mga tupa. Ipinadala ni David ang 10 sa kanyang tauhan upang magdala ng mensahe kay Nabal. Ipinakiusap ni David kay Nabal na bigyan sila ng anumang maaari niyang ibigay. Dahil nakasama nila ang mga pastol ni Nabal at ang mga ito'y kanilang tinulungan at hindi ginambala sa buong panahon ng kanilang pagpapastol sa Carmel. Hindi kinilala ni Nabal si David at kanyang ininsulto ang mga tauhan nito. Ipinagalit ito ni David, kaya naman kaniyang inihanda ang kanyang tabak upang lusubin si Nabal kasama ang 400 mula sa kanyang mga tauhan. Lumapit kay Abigail, ang isa sa mga pastol ni Nabal, upang sabihin kung ano ang ginawa ng kanyang asawa at ang tiyak na masamang idudulot nito sa kanilang buong sambahayan. Nakipag-usap si Abigail kay David. Tinulungan niyang makita ni David kung gaano kahalaga na kanyang itigil ang kanyang planong paghihiganti. Tunay na nagkamali si Nabal, ngunit mali rin naman kung si David ay gaganti. Sinabi rin ni Abigail na kung luluobin ng Diyos na si David ay maging hari, siya ay magiging mas dakilang hari at mabuting lalaki dahil hindi siya naghiganti kay Nabal. Nakinig si David sa payo ni Abigail. Nakatitiyak si David na ipinadala ng Diyos si Abigail upang ingatan siya mula sa paggawa ng mali. Pinasalamatan ni David si Abigail at hindi niya tinuloy ang paglusob sa sambahayan ni Nabal. Abigail was a peacemaker. Ang peacemaker
o mapagpayapa ay tumatakbo tungo sa kaguluhan upang lumikha ng kapayapaan. Samantalang ang peacekeeper o tagapamayapa ay pinipili na tumahimik upang iwasan ang gulo. Pinili ni Abigail na magmadali patungo kay David upang ipaliwanag ang kanyang mga iniisip. Isang gawa na nagdulot ng kapayapaan sa magkabilang panig. Marami sa atin ang maaaring dumating sa katulad na sitwasyon. Kaya naman, kapag tayo makarating sa isang tagpo ng kaguluhan o di pagkakasundo, maging Abigail tayo sa kasalukuyang dito. Alam kong matagal na tayo magkakaibigan at maliit na pagkakaunawan lang to. Kaya sana mag-usap-usap tayo at ayusin to. Ngayon, nauunawaan na natin kung paano maging mapagpayapa. Ngunit, ito ay mababaw pa lamang na bahagi ng napakamakahulugang salita na ito para sa ating mga Kristiyano. Sa lalong malalim na pakahulugan at pagtinging batay sa Biblia, peacemakers reconciled people to God. Pinakikipagkasundo ng mapagpayapa ang mga tao sa Diyos. Ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos na si Kristo Jesus ang Ministry of Reconciliation na kanyang pinasimulan nang siya ay nagkatawang tao. Ayon sa ikalawang Korinto, kapitulo 5, versikulo 17 hanggang 18, kaya't kung ang sino man ay kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Datapot ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos na pinakipagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay sa amin ang ministeryo sa pagkakasundo. Kaya naman, tayo ay maging mga sugo ng Diyos, mga kinatawan ng mabuting balita para sa ating mga kapwa-tao na hinahanap ang katotohanan at kaligtasan. Inilaan niya tayo sa mensahe ng pakikipagkasundo. Tinatawad man niya ang ating mga pagkakasala sa pamamagitan ng bautismo at binigyan ng pagkakataon na maging kaniyang mga anak. Ginawa niya rin tayong mga kasangkapan upang tipunin ang lahat ng mga anak niyang nagsipangalat sa iba't ibang panig ng mundo upang ating silang dalhin sa kanyang bansang banal, ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Dahil dito, paano tayo magiging active at hindi passive na mapagpayapa? We need to rise. Not just level up, but rise. Na nangangahulugang reconcile, initiate, stop, emulate. Reconcile. Bago natin maipagkasundo ang mga tao sa Diyos, kailangan tayo'y nakapagkasundo na sa Diyos at mayroon na tayong intimate relationship sa Kanya. Basahin at pagbulayan ang Biblia. Manalangin at ipagtapat ang lahat ng ating kasalanan. Maging kasanayan natin ang mga bagay na ito. Initiate, manguna sa paglapit sa mga tao. Sila'y naghihintay sa atin kaya huwag natin silang paghintayin. Ang dakilang pagkakatiwala ay ibinigay sa atin upang ibahagi ang mga salita ng Diyos kahit sa pamamagitan ng simpleng pakikipag-usap o pakikipagkwentuhan sa isang kakilala natin. Hindi natin alam pero maaaring kailangan pala niya sa panahon na iyon na marinig ang mga gayong bagay. For the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed. Romans chapter 8 verse 19. Stop! Itigil natin ang pagsasalita ng mga masasamang bagay tungkol sa buhay ng may buhay. Tiyak na ayaw mong gawin sa iyo ang katulad na bagay. So that's the golden rule. Laging salitain ang katotohanan na may pag-ibig. Ayon sa Efeso, kapitulo 4, versikulo 15. Emulate. Tularan natin ang mga gawa ng Diyos nang siya ay nagkatawang tao. Mabuhay tayo sa pag-ibig gaya ni Kristo na umibig sa atin. Efeso 5:1-2. Ito ang pagkakatawag sa iyo, kabataan ng Siyon. Yakapin natin ang tunay na kahulugan ng pagiging Kristiyano sa pamamagitan ng pagiging mga mapagpayapa ng mundong ito. Bilang mga kabataang Kristiyano, ibinigay sa atin ang kalakasan upang kumilos tungo sa ating kaligtasan. We were gifted with fresh minds
upang makapag-isip ng lalong mabuting mga paraan ng paglapit sa mga tao. Pinadala tayo sa iba't ibang panig ng mundo, gaya ng mga binhi na itinatanim upang lumago at dumami. Marapat lamang na tayo'y magbunga, hindi lamang ng mga kaluluwa, kundi ng katwiran para sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. For peacemakers who sow in peace, reap a harvest of righteousness. According to James chapter 3, verse 18. Sana ay patuloy nyo kaming samahan sa mga kasunod pa naming pagtatanghal na nagpapakita ng saya ng buhay bilang mga kabataang naglilingkod sa Diyos. Dito lamang sa Youth Worshiping God. Patuloy po kaming umaasa na patuloy nyo kaming sasamahan din naman sa mga kasunod pang pagtatanghal ng programang Blessed Day. At sama-sama nating muling tanggapin ang araw na pinagpala ng kataas-taasang Diyos. At bago po ang pansamantalang pagtatapos, tayo po ay mag-ukol ng isang prayer upang ating hilingin ang patnubay ng Panginoon. Maging ang kanyang pagpapala sa mga kasunod pang oras ng araw na ating lalakaran. Ni-invite ko po kayo, umikit tayo at sama-samang ipaabot sa ating dakilang Diyos ang ating panalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, mapagmahal sa pangangailangan ng iyong mga anak, ng iyong mga lingkod na nagsisikap sumunod ng iyong kalooban. Pinasasalamatan ka po namin dahil lagi araw-araw pinatutunayan mo na maaari naming matanggap ang isang tunay na pinagpalang araw sa aming mga buhay. Patuloy mo nawa kaming hikayatin at kami naman ay maging committed na tanging ang iyong mga salita ang magbibigay sa amin ng inspirasyon upang matutunan ang lahat ng aming pangangailangan sa amin pong mga buhay. Kahit na dumating ang mga sitwasyong wala sa kontrol namin, ang mga tao na hindi namin mapipigilan sa mga nagnanais ng hindi mabuti sa amin pong kapakanan. Naniniwala kami, Panginoon, na sa tulong mo, magiging tao kami ng kapayapaan. Dahil nakilala ka naming Diyos ng kapayapaan, kahit marami ang intensyon ay hindi magbigay ng kapayapaan, sa halip ay kaguluhan sa aming pamumuhay, tulungan mo kaming mahubog na gaya mo. Maging kasangkapan mo kami na magbigay ng kapayapaan o magparanas ng kapayapaan sa mga taong nasa aming kapaligiran, ka-eskwela man, katrabaho, lalo na kung kasama namin sa ministry. Tulungan mo kami na hindi mag-expect ng kung ano ang maibibigay nila sa amin, kundi ang lagi naming isipin ay ang ibinibigay mo sa amin, ang kailangan naming ibigay sa iba, lalong-lalo na ang napakahalagang pangangailangan namin sa kapayapaang nagmumula sa iyo. Salamat po sa mapayapang araw na handa mong i-bless sa amin, hindi lang para magtapos ang maghapong ito, kundi magtapos na taglay ang kapayapaan ng kaloobang mula sa iyo. Ipagpala mo pa ang mga susunod na araw sa amin pong mga buhay. Ito po ang aming dalangin at pakiusap sa ngalan mong Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fanpage na MHC Media. Upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request, o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. At sa Landline, 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po!